ibibigay ko sa inyo kung paano siya gagawin. So yung tricks ito, napakadali lang naman itong gawin. Sa mga first timer, magkabit, gusto makatipid, makasave, kung makasave sa gastos, bukod sa makasave, matututo pa kung paano gawin yung simpleng tricks na to. So hey guys, kung magkakabit kayo ng horn, teka lang kasi bagong bili itong aking hindi sumusulat ng ayos yan, okay na. Kung magkakabit kayo ng horn na 12 volts, yan, tapos magkakabit kayo ng pag light. Yung pag light common yan eh, kasi dinadagdag to sa motor, jeep, kotse na 12 volts din. Pag magkakabit kayo niyan, meron na kayong idea. Pag lights, horn, pan, marami pang nilalagyan ito eh, pan. Pwede rin to. Yan, 12 volts, yun, headlight, kasama yun, headlight, high and low, yan, kasama yun, taillight, yan, nilalagyan yan ng mga relay, may mga kanya-kanya relay po sila, so 12 volts, dahil magbe-base tayo dun sa single battery, 12 volts lang siya, okay, anong tricks nyan, automatic, kung anong gagawin dyan, so ganito lang, so kung nakita ka na ng relay, nakasubok ka ng bumili ng relay at nakapaggawa ka na dati, ganito ang design ng relay, kwadrado siya. Ngayon meron siyang dalawa dito na nakaganyan, yan, meron siyang isa dito na nakaganyan, ngayon may isa siya dito na kaganon, okay, kahit hindi mo na bigay pugay tayo sa mga kapatid nating Muslim kasi every nagsasala sila, so kaya naririnig niyo yan mga kapatid. Nagsasala po sila, so yan po, ito yung relay, yan, ganito, schematic diagram lang tong aking bibigay, so baka mga next day maglalabas ako ng video kung paano ikabit siya in actual, ito kasi tinuturo to sa kung pag hindi ka pa familiar talaga masyado, so ito na po siya, tricks, ito yung relay, ngayon yung pinaka tricks mo, ito, yan yung guhit na yan, yung dalawa. Dito ka magbe-base. Ngayon, paano kukuhanan siya ng supply? So, para may supply po tayo, guguhit muna tayo dito ng battery. Battery, 12 volts. Yung mga battery, 12 volts lang naman yan eh. Depende lang kung malaki o maliit. Yung isang yan is yung tinatawag natin na positive. Tama? Yung pangalawa is yung tinatawag natin na negative. Yung negative natin mga ka-automatic, automatic yan, ground. Okay? Yan earth, yung ground talaga. Yung ibig sabihin yan, automatic yan, ground kaagad. Yun. Ganito mga ka-automatic. Yung guhit dito, sa gilid na to, ang number nito kung sa relay, ninyo tingnan, 30 amperes yan. Number 30 yan. Hindi 30 amperes, number 30 yan. Ngayon, yan yung i-coconnect nyo dyan as a power. Ngayon, pag bago nyo i-connect, lagyan nyo muna siya ng safety. Para magkakaroon ng safety, lagyan nyo ng fuse. Dapat meron siyang fuse. Yan, may fuse siya. Bago siya itap sa battery. Okay? Siguro kitang-kita nyo na po yan. Ngayon, ang pinaka-tricks nito, itong wala na, kahit ang number yan, basta itong gilid na to, isasama mo na siya dito sa 30 na yan. Okay? Kung ikakabit mo sa horn yan, yan isasama mo na. Supply na yan. Ngayon, ito naman sa kabila, kung sa horn to, horn ang gagamitin mo, itong horn yung ikakabit natin, yan, yung horn na yan, positive na itong dalawa. Okay, number 30, alin man dyan, kaliwa o kanan, basta ilagay mo sa number 30. Okay, yung dalawa. Itong isa, ito yung pinaka-ground switch mo. Yan, ito yung pinaka-ground switch mo, ito, lagyan lang natin ng ganyan, tapos ganito, yan, symbol as a switch, yan, switch na yan. Okay, lagyan lang natin ito ng dugtong dito, diretso mo na sa battery, yan. Kung wala ka pang nabiling, kung may nabili ka ng pyesa, ganun, nabili ka ng pyesa, may wire na, may socket pin to eh, ito yung relay. Tapos yung isang bibilhin mo rito, yung socket relay, para meron siyang lagayan, socket. Yan, socket relay. Okay, yun yung pang socket niya, pang tusok. Doon siya itutusok. Okay? Ngayon, may ground na tayo as a switch. Okay, lagyan lang natin ng label.
yun, meron siyang switch, meron ka ng fuse, yung fuse mo pwede kahit 10, 15, pwede na yan, ilang amperes. So, meron ka ng switch, meron ka ng fuse, power ka na, may power na to, mag-i-energize na siya. Pag pinindot mo siya, ito, pag pinindot mo, ididiin mo siya, pag pinindot mo, lalabas na dito yung supply. Ito ang lalabasan. Okay? Ito, wala lalabas dyan. Dito ang lalabas sa dulo. Okay? Dyan sa dulo, lalabas na yung supply mo ng... So, supply mo ng... Okay, ano to? Yan. Lalabas na yung supply mo ng... Okay, hindi nakuha sa, ano, sa drawing natin. Teka lang. Yan. Lalabas na yung supply mo ng horn. Yan. Lalabas na yung supply mo ng horn. Ikakabit mo to dito sa isang wire. Mostly kasi, kadalasan kasi, dalawa lang ang wire niya ng horn. May yung isa, yung isa, yung pula, ikakabit mo dyan sa supply. Yung isa, ikakabit mo sa ground, sa body. Pwede sa body ground or pwede mo na siyang itakbo papunta rito. Yan, sa battery. Yan ang pinaka-tricks niyan. Yan lang, dalawa lang ang umiikot-ikot niyan. Ito lang nagka-cut, ito ang nagsusupply. Ito ang nagpa-power, ito ang nagka-cut, ito yung supply niya. Horn. Yan lang po. Ganyan lang po kabilis ang tricks kung paano magkabit ng relay. So, relay, may relay ka na, may switch ka na. Ito, may battery naman po tayo. Tingnan nyo, baka malilito kayo. Battery po to. Yan. Sa mga beginners pa na gusto makatipid, kasi pagka nagpakabit ka, lalo na kotse ang gamit mo, doon ka mahirapan sa pleerings pagtanggal, ay sa pearings, ang mga ano, sa mga sidings, mga panel ng kotse, sa motor naman, sa mga pearings, doon ka mahirapan. Pearings ba yun? O pearings? O ano ba yun? Yun. Sa relay natin, ang ginagamitan na relay, headlight, fog light, horn, pan, signal light, may relay yan. Signal light, wala na pala, ano lang pala, flasher ang tawag dun. Pag signal light, flasher relay. Yan. Okay? Okay, sa susunod ng mga videos ko, ilalabas ko kung paano siya actual ikakabit. So, yun lang po yung topic natin ngayon guys. Tricks kung paano gagawin yung relay na hindi ka pa nakabili, maintindihan mo na siya kung paano gagawin. So, yun lang po. Mga ka-automatic, so tuloy-tuloy lang ng subscribe. So, baka mga next day, mamimigay ako ng free na pabango sa mga subscribers ko.